Samantala, punong-puno na ng mga deboto ang National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City sa Cebu ngayong bisperas po ng National Thanksgiving Day para kay San Pedro Calungsod. Mula sa Cebu, saksi si Cara David. Hindi mahulugang karayom ang dami ng mga deboto ngayong gabi sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City, Cebu. Huling gabi na ngayon ang Triduum Mass o tatlong gabi ng misa at vigil na alay kay San Pedro Calungsod. Bukas, sisimulan sa Mandawi City ang fluvial parade ng imahe ng santo patungo sa Cebu City bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Thanksgiving Day para sa ikalawang Pilipinong santo. Ito ang 29-hectare South Road Property o SRP kung saan isasagawa bukas ang National Thanksgiving Mass para kay San Pedro Calungsod. Sa unang tingin, isang malaking-malaking bakanting lote. Pero bukas, inaasahang mapupuno ito ng mahigit 1,000,000 deboto. Alauna ng hapon bukas, dalawang prosesyon ang magtatagpo sa South Road Properties at sasalubong sa Fluvial Parade. Alas 3 ng hapon, ipapasok ang imahen sa Templete de Pedro o Dambana ni San Pedro Calungsod. Susundan ito ng 81 karosa. At pagpatak ng alas 5 ng hapon, idaraos ang National Thanksgiving Mass na dadaluhan ng ilang matataas na opisyal ng simbahan at pamahalaan kabilang si Pangulong Aquino. Kaninang hapon, formal nang binuksan ang Chapel of San Pedro Calungsod. Habang pinapasok sa kapilya ang imahen, napansin ko ang maluhaluhang si Lola Marcela. Pakiramdam daw niya, napakalapit niya sa Panginoon. Hindi ko na sa hanap. Makikita. Sino po? Si San Pedro Calungsod. Ano po bang pakiramdam niya? May idinadasal po ba kayo sa kanya? Opo. Ano pong dinadasal niyo? Ang problema sa pamilya, mga anak. Lagi niya ako ng tulong kay San Pedro Calungsod para matulungan ako. Gaya ng ibang deboto, umaasa si Lola Marcela na makakaranas siya ng himala mula sa Pilipinong Santo. Magugunit ang itinuring na pagmimilagro ni San Pedro Calungsod ang paggising mula sa koma ng isang babaeng taga Leyte noong 2003. Sa misang pinangunahan ni Cebu Archbishop Jose Palma, binasbasan sa isang ritual ang relic ni San Pedro Calungsod. Nagbigay-pugay rin sila sa pag-asang dalaumano ng santo sa mga taga Cebu at sa bawat Pilipino. He is a Bisaya, so that means from Cebu. So we are proud to have him. We might be people who are insulted by the big powers, China or other nations or what, we might be trampled on, but we have a God who died for us. Mula dito sa Cebu, ako po si Cara David, ang inyong saksi.